Nandito naman yung for gasoline and then sa hood niya. And then ito, pwedeng lagayan ng RFID or mga receipt kapag sa toll gate or sa gas. Then, okay guys. So guys, as you can see, napakaganda ng meter cluster natin. It has an 8-inch meter cluster. So, dito na nakalagay yung sa cruise control, sa sports mode, tsaka sa tire pressure monitoring. So, meron din tayong tire pressure monitoring. Makikita din yan dyan. And then, as you can see, ang ganda ng steering wheel. Tamang-tama lang siya for lady or boy na driver. Then, malambot din yung steering wheel niya. Hindi pa kami tumatakbo nito. So, ayan. And then, sa steering wheel, may makikita tayo na cruise control. And then, yung switch for Bluetooth, and then sa sounds for up and down, and then we have answering phone call whenever naka-Bluetooth yung cellphone mo, at saka answering off. And then may mute mode siya. And then, dito naman guys, as you can see, maganda din yung ano natin, yung LCD touchscreen. So, kasing size siya ng meter cluster. And then, we have, ang function nito is we have Bluetooth, tsaka team nung LCD, and then yung radio. So, sa second page naman, may Bluetooth siya, then pwede kang mag-insert ng USB kung sakaling gusto mong tignan yung pictures and videos. Pwede ka mag-play. And then, we have Apple CarPlay. So, for the meantime, hindi ko mapapakita yung Apple CarPlay kasi hindi ako naka-Apple CarPlay.
Pero soon siguro guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nagpa-function. But ang inclusions kasi ng Apple CarPlay is meron siyang Spotify and then Waze. So ayun, mas maganda kung naka-Waze ka and imi-mirror mo na lang siya sa LCD touchscreen mo kasi mas makikita mo yung ano, yung pinaka-easiest route whenever nagta-travel ka. And then we have vehicle settings. So sa vehicle settings, ito yung makikita natin. So steering mode, merong comfort, standard, and sport. And then sa accessory, ayun nga yung sinasabi ko kanina na kapag hawak mo lang itong key fob. So yung ito yung key fob. So whenever masense lang ng sasakyan na yung key fob is ano, nasa around lang siya nung sasakyan, ma-automatic lock and unlock na siya. So, naka-on siya, guys. So, pag gusto mong i-off, pwede mo lang pindutin dyan. So, ganun lang kasimple. And then, sa lightning naman, ayun, naka-off, pwede mo ding i-off yung daytime running lamps niya, guys. Then, we have welcome home light. So, pag na-sense ng sasakyan na malapit ka lang sa bahay mo, so, you have 15 seconds para mag, ano, mag-off yung headlamps niya. So, yun yung function nun. And then, together with the follow me home, so, same lang din yan ang function. Sa aircon naman, so, we have comfort curve and then pan speed. So, ito kasi, normal na aircon niya to. So, if I want the auto climate, so, ganyan kalakas yung aircon niya. Actually, hindi pa yan nakatodo. So, pwedeng i-touch. So, ganyan. And then, we have double climate here. Pag gusto ko mas malamig, pwede. Pag ayaw mo ng ganun kalamig, pwede rin. But since, eto, balik tayo doon. But since gusto ko rin ng malamig, ihinaan ko yung thermostat niya. Then, we have same na, we have same temperature. Huh? Yeah, so, yeah. So, pag gusto mo lang, natatouch naman siya. And then, reset. So, next naman natin is sa system settings, may Chinese, of course. This is made in China. And then, English. Then, ayan lang. Yung nakalagay lang yung system vision and vehicle information. And then, sa audio, so, we have media volume, phone volume, 3D sound. May equalizer din siya, guys, pag gusto mo ng call. Okay. So, guys, eto, dito tayo sa equalizer. So, ayun nga. We have classic, pop, jazz, rock, default, and custom. So, sa custom, may equalizer siya. May sarili siyang equalizer. Dun sa SDBC, yung sound naman ng, anong tawag nito? Sound ng speaker. And then, may key beeps, assist warning, and timing jack. So, sa display naman, ayan, yung brightness, tsaka backlight mode. And then, AC display period, 10 seconds lang. Then, eto sa Bluetooth, ang pangalan niya is GACPHILIPPINES_4652. Pero pwede mo siyang palitan. Then, itry natin na mag-add device. So, add device tayo. So, ayun, A20S connected. So, try natin yung sound niya.
So, sa mode, ay, malakas. So, hinaan muna natin, guys. Then, punta tayo sa Bluetooth. Ay, sorry. Dito pala, sa music. So, maganda rin yung sounds niya. So, yun lang, guys. And then, as you can see, full leather na nga siya. Naka-suede leather na rin siya. Together with the seats all around. And then, ito tayo sa steering wheel or sa aircon muna. So, sa aircon, we have auto mode. Pag auto mode, sobrang lamig. Pwede naman natin patayin. Op. So, yan lang. So, switch off pala ng auto is nasa off. Then, ito yung pan. And then, yung airflow. Airflow sa driver, tsaka sa paa, tsaka ito sa buong sasakyan. And then, yung outtake, intake. So, we have different temperature. So, pag pataas, gusto ko. Yan. So, pag pababa, ayan. And then, punta tayo sa transmission. So, GAC GS4, it has a dual clutch transmission, which means may 6-speed automatic transmission siya. And then, yung isa is sports mode or yung tinatawag na parang sa sports car. So, if we want to engage that, so, punta tayo sa sports. And then, nakalagay dito S. So, pag gusto nating i-up yung shift, ayan yung 1, 2, so 3 lang yung max. Yun. So, balik na natin. And then, we have switch here for the multimedia, LCD multimedia. So, pwede natin siyang i-off. Yan. So, ito yung lalabas pag naka-off. So, ang ganda-ganda ng team ng sasakyan. And then, ito naman yung volume. Ito naman yung electric parking brake, guys. So, ang advantage nito is hindi ka na yung mag-aangat ng parking brake whenever magpa-park ka or whenever there's a traffic. So, ito naman, ang advantage naman ng auto hold is, let's say, for example, traffic. So, most of the drivers, yung paa nila is nasa foot brake. And then, ilalagay nila sa parking brake or iaangat nila yung parking brake. But with GAC GS4, foot brake, tapos, just press the auto hold. And then, tanggalin na nila yung paa nila. And then, kasi hindi siya mag-e-engage kasi naka-parking brake na tayo. So, yan. Pagka tinanggal ko yan. Ayan. So, naka-auto hold tayo. Yun, mag-e-engage na siya. Teka lang, baka tumakbo. Ayan. And then, once na nag-go off siya na siya, just hit the gas and then hindi mo na kailangan mag-press lang kung ano-ano. So, yun ang kagandahan ng auto hold. And then, we have two cup holders here. Then, pwede din natin ditong ilagay yung susi. Just like that, or cellphone. And then, dito naman, pwede ring cellphone dito. Since, naka-wired yung Apple CarPlay, or pwede kang mag-charge ng cellphone mo here. Actually, tong key fob, pwedeng sa bulsa mo lang siya. Then, eto naman, so, depende sa'yo kung anong gusto mong ilagay. Cellphone din, or pera, or whatever you want.
Then look at this seat. So napakaganda niya, sweet leather. And then ang pagkakagawa niya is it's just like a sports car seat kasi hindi ganito ang design pag na makikita mo when it comes sa other brand. Ito usually yung seat na to parang niyayakap ka pang sports car design to. Yan guys. So punta naman tayo dito sa full sunroof. So let's engage. It's just a one press hard. Ganyan kaganda ang GS4 at the price of 1,115,000. So if we want to close that, it's just a one touch lang siya. And then kung gusto nating i-close, syempre minsan mainit. One touch lang din. Ayan. Pero if we want to, ano, if we want na ibalik natin, so ganun lang din. Then, itong cabin na to is full LED lights. So, it has a four LED lights, guys. So, ayan. If I want to engage, so, pwede mong so, if I want to disengage, I'm sorry. Yan. As simple as that. But if gusto ko ito lang, gusto ko ayun lang, tas gusto ko ayan lang, ayan. So, yan. Yung tatlong yan. So, if I want off that all, and ito lang yung gusto ko, kasi ito naka-switch. So, ganun lang. Then, it has a sunglass holder. Then, with vanity mirror, guys. So, hindi lahat ng SUV may vanity mirror na ganito. Kasing ganda nito. And then it has a 2 USB here where you can able to charge your phone. So it bali 4 USB na siya, guys. So ayan. And then as you can see, sobrang comfy kasi I have 2 cup holders here and armrest. So if I want if we have a long drive here, guys, mas comfortable yung pag-turbo and nakastand yung turbo niya. Ayan guys, so as you can see guys, naka-LED na yung tail lights niya. So, it's just like a flying design. Then, intelligence na yung sa ano niya, sa gana right now kasi mahina yung battery. As you can see, napaka spacious na truck seat. So, good siya dun sa mga mahilig mamili. And then,
dun sa mga baby na may mga stroller. So, if you want more space, eto, 1.8. Less one, nagiging 1.8 siya. So, pakita ko po. So, ayan. If you want more space, lahat siya nagagano. Okay na. Okay. So, dito natin makikita yung mga donut type spare tire. So, guys, that's it.